tsaka sa Abrisa. Ito ah, sabi ko dito nung ano, nung na-introducean yung sana, ano, bakit yung sana walang mga branch sa mga city ganyan. Yung sana kasi ito dropshipping din talaga siya. Dati pa online na talaga yung business. So mamaya i-discuss din sa inyo baka yun din si ano sa business side yun. Okay? So dito sa ano, dito sa Enterprise Center, yan yung second highest paid building sa ano sa Makati. Okay, 1.5 million per floor at 2 floors ang occupied ng USANA. So, may 9th floor tayo tsaka 24th floor. Ano nagpunta ako doon? Grabe, kasi taga-probinsya ako. Unang kita ko doon, sabi ko, alam, laki naman ng building. So, yun. Kaya nung nakita ko yung building, sabi ko, ah, hindi to, ano, hindi to pipitsuging company kasi tender-rate siya. Okay, tapos, ito pa, listed din NYSE. Okay, yung ano, New York Stock Exchange. Okay, so familiar kayo doon. Okay, sa ano yung Philippine Stock Exchange kasi worldwide number 63 yan. Okay? Ang sino ba nag-invest doon? Yung Jollibee, 'di ba? Yung mga malalaking company, SM ganyan. So, sabi kong ganyan, yung sana nasa New York Stock Exchange, ayan yung number one sa ano sa New York, sa Stock Exchange. So, yan. Kaya sabi ko napaka-stable nitong company nito. Okay lang ba na pakinggan din natin ito? Kilala si ano si Warren Buffett. 'Di ba siya yung hindi siya nawawala sa top 5 na pinakamayamang tao sa buong mundo. Tingnan mo ya yung trust niya. Tinanong kasi siya kung saan daw yung ano what the best sector for the long run. Okay? So, nag-suggest siya ng 5 company. Ayun nga yung Walmart, 'di ba? USANA number 2, 'di ba? Tapos yung Coca-Cola and Unilever lang ang alam ko diyan, 'di ba? Tapos yung USANA number 2 pala sa kanya. Okay, so kung itong mayamang tao na to nagtitiwala sa'yo sana, what more pa kaya ako, di ba? So, simpleng tao lang naman ako. Okay, yan. Tapos, ito yung founder ng USANA, si Dr. Myron Wentz. Okay, yung founder ng USANA, hindi siya businessman. Sino ba siya? Si Dr. Myron Wentz, a biologist, immunologist, and philanthropist. Okay, ang nakakatuwa dito, si Dr. Myron Wentz, ang pinag-aaralan niyan, ano, mga cells. Okay. Tapos, ano din siya, inaaral din niya yung mga diseases. So, ibig sabihin, perfect talaga yung pinag-aralan niya sa pinoproduce ng USANA. Okay? So, ang ganda ng vision niya dito, sabi niya, I dream of a world free from pain and suffering. I dream of a world free from disease. The USANA family will be the healthiest family on earth. Share my vision, like na ginagawa namin niya, sinishare namin sa inyo. Love life and live it to its fullest in happiness. Okay. So, yan siya. Yan yung ano yung vision ni Dr. Myron Wentz. Sobrang ganda. Gusto lang yung magpaka-healthy din yung mga tao. Tama? So, yan. And then good news din. Isa din siya sa mga recipient ng Albert Einstein Award. Hindi lahat ng scientist nakaka-receive ng ganitong award. Okay? Tatlo pa lang silang nakaka-receive nito sa ano, sa history. Okay? Then, ito, tanongin ko kayo, ito talaga yung challenges ng tao ngayon, yung health at saka finances. Laging magkasama yan, di ba? Ano mo naman yung ano ka, yung marami kang pera, tapos may sakit ka din, nasa hospital ka din. Kung meron ka din naman sakit, maubusin yung finances mo, tama? So, yan talaga yung challenge ng, ano, challenges na kinakaharap ng tao ngayon, okay? Yan. So, ito, very alarming sa akin tong part na to, kasi sabi dito, top 5 daw ng causes, top 5 causes of death worldwide, ito, yung cardiovascular disease, okay? So meron yung tatay ko niyan, respiratory disease, cancer, diabetes yung mother ko, tapos yung latest yung sa father ko nga na stroke siya. Kaya ako nakisa na dahil yan yung ginamit sa akin ng friend ko, pakinggan ko daw para kay daddy, which is sobrang nakatulong din naman sa amin. Okay? So sabi nung nag-share sa akin before, yan daw yung ano, mamimili na lang daw dyan yung last part ng buhay mo. So pwede bang huwag nang mamili, tama? So yan, kung may kilala kang ganyan, mas lalo mo tong pakinggan. Okay? Ito kasi yung nakapag-damage cells natin. Ito, check mo ha. Yung healthy cells yung nasa left side, buo pa siya. Yung damaged cells, ayan naman yung nagda-damage sa cells natin, yung stress. Sino dito hindi nai-stress? Okay? 'Di ba ano? Parang lahat ng tao yata nai-stress. Pollution, 'di ba? GMO foods, poor diet. Sabi ako po, nagda-diet po ako, fruits and vegetable lang kinakain ko. Hello. Merong pesticide diyan, even our ano din mga palay, rice, 'di ba? Meron din yung mga ini-spray diyan. Tapos fast food, okay? Ngayon medyo nalimitahan yung pagkain natin sa fast food pero panigurado ako maraming sardinas at saka mga dilatang mga ano, stock sa bahay natin. So ayun yung sas natin, nagkakaroon ng mga
nagre-regenerate siya. Okay, kailan ba nagre-regenerate yung cells natin? Ito. Okay, sabi nga niya, magkakaroon ka ng enough nutrients pagka ito yung kinain mo every day. Kaya mo bang kumain ng 18.5 medium oranges? Di ba? Napakadami. Tapos 44 large eggs, di ba? Sabi ko, actually meron akong ano, meron kaming Dr. Anders organization namin. Tinanong ko siya, "Doc, talaga bang ganyan kadami yung kakaining itlog?" Sabi ko ganun. Sabi niya, "Actually ganyan talaga kadami, kaya lang and then meron din kasing cholesterol yung egg. So kapag nakuha mo nga yung ganung kadaming vitamin, di mataas din cholesterol mo." Okay? So ayan din, 80 medium bananas. So lahat ng mga 'yan hindi kayang kainin ng tao, tama? In reality, hindi siya kayang kainin. Pangalawa, mahal. Okay? So, yan siya. Pero yan daw, yan daw yung enough nutrients na kailangan ng katawan natin. Okay? So, sabi dito, kapag daw pipili ka ng, ano, ng food supplement, kasi yun yung kinikater ng mga food supplement, eh, yung pinakita kong chart kanina. Sabi dito, not all supplements are created equal. So, dapat i-check mo siya kung complete ba siya, balanced ba siya, potent ba siya, bioavailable. Higit sa lahat kung safe ba siya. Tama. Lang yan. Nadinig eh. Quit from A to Zinc. Di ba? So, medyo doon. Di ba? Ako din. Yun din ang alam ko din na ano, pinaka-best na supplement before. Kasi hindi ako nagpo-food supplement dati. Nagba-vitamins kasi piling ko bata pa ako. Okay. So, ito. Ayan. So, dito ko naniwala sa book na to. Kasi sabi ko baka magaling lang yung nagde-discuss sa akin nung time ko. Ayan. Sabi dito, pinakita sa akin yung book na yun eh. Yung ngayon, andito sa book na to, yung ano, yung mga companies, US, di ba? Sa Colombia, Canada, yan. So, kinompare dyan yung ano, yung 1-5 na products. Okay? Sino bang author nito? Si Dr. McWilliam. Di ba? So, ito ha, kapag third party review, di ba? So, ako talaga doon ako naniwala. Kasi sa lahat naman, pwedeng sabihin na sila yung number one. Tama? Ito ah, ABS at saka GMA noon, 'di ba? Sabi nila, kami yung number one, pero 'di ba? Sino man nagsasabi ng totoo, 'di ba? So, ngayon dito sa ano, sa food supplement, meron tayo ano, NutriSearch. So, ayan, comparative guide. So, check mo ah, yung USANA nakakuha siya ng 5 star gold. Okay, yung Centrum 1.5 ganyan, GNC 2.5 siya, tapos yung Herbal Life, ayan. So, nakikita nyo, 'di ba? Kung familiar kayo sa mga 'yan, eh 3 star pababa bagsak. Okay? Tapos, yung 5 star, yun yung pinakamataas. Yan. So, check nyo ito. Yan yung smoke book. Okay. Chinek namin dito. Actually, meron siyang product criteria. Check mo yung completeness, potency, vitamin E, forms. So, lahat na ng kailangan, andyan dyan sa book na yan. So, yung number 16, check mo, potential toxicities. So, inaaral din pala yun. Okay? So, yan. Check nyo Meron namang ano, meron namang apat na nakakuha ng ano ng 5 star. Okay, meron din naka-gold yang ano, yang rejuvenation, 'di ba? Yan. Tapos meron din itong isa may silver din. Pero ito ding Blueberry Health Sciences Diamond naman siya. Yung USANA ang nakakuha ng pinakamataas, Platinum Plus. Yan. So kung nakikita niyo sa ilalim ng mga ano, mga chart, merong mga pula-pula kasi yan yung mga ano, delikado sa katawan natin. Check mo yung sa USANA, very clear siya. Okay, so kaya meron siya talaga ano, dito ko talaga na-believe kasi sabi ko, baka naman kaku ano to, baka kaku ano lang din, yung ordinary lang din. Pero yung pinakita sa akin itong book na ito, talagang naniwala ako. Okay, so yan. Sino ba yung mga ano, sino yung naniniwala sa USANA? Actually, yung mga doktor nire-reseta to. Okay, so yan, listed yan sa PDR, PPD. Yan, so si ano si Dr. ano, Mehmet Oz, ano siya, kumbaga ba sa ano, sa mga celebrity, ito yung mga pinipili, lalo sa US. Doctor siya nila Obama, nila Oprah. Bakit? Kasi siya sa pinakamagaling. Pero yung USANA, pinaniniwalaan niya and ano talaga, ambassador din siya. Diba? So, yun siya. Nire-recommend talaga ng mga doctor. Okay? Tapos, ayan, yung PPD, yan yung Philippine Pharmaceutical Directory. Chinek ko talaga siya. Yung USANA, lahat ng products sa USANA, andiyan. So sabi ko, legit pala talaga siya. Di ba? Kung ano lang din, kung meron kayong agam-am, so hindi naman mawawala yun. Kasi di ba, kung lang siya narinig, meron din kayong need na, ano, na connotation about sa network marketing. Itong USANA, sobrang okay talaga siya. Okay. Sino pa yung mga gumagamit nito? Mga elite athletes natin. Okay. Official supplement layer ng Philippine Sports Commission.
Diba? So, ito ha, kung sino yung pinakapaniniwalaan ko ng mga sensitive pagdating sa pagkain, sila yung mga athlete. Hindi yan kakain ng mga pagkain na parang wala lang, di ba? Hindi yan iinom ng mga mayroong ano, mga vitamins na kung ano-ano lang. Bakit? Kasi bread and butter na nila yung katawan nila. Tama? So, yan. Kung magiging mapili yan sa mga iniinom. Pero ito ha, official supplement supplier. Okay, emphasize ko yon. Okay? Ito. Ito yung ano, yung flagship product ng USANA. Ito yung nakakuha kanina ng 5-star gold and platinum plus. Okay? So, ano siya, itong dalawang bottle na nakikita nyo, isang product lang. And, bakit dalawa, 'di ba? So, isang product lang siya kasi pinaghiwalay yung ano, yung minerals at saka yung mga vitamins kasi kapag ano 'yan, pagka pinagsasama 'yan, 'di ba? Ito yung kwento niya na kasi kapag ka pinagsasama siya during the manufacturing of the product, pag pinagbabind lahat 'yan, may naka-cancel ng mga antioxidant. Okay? So, ang ginawa ng USANA, pinaghiwalay siya. Okay? Tanong, baka naman po pag ininom ko yan, maano pa rin po yung mga, meron pa rin ma-cancel na mga antioxidant. Wala na. Bakit? Iba na may absorption process ng katawan natin sa manufacturing process. Okay? So, ang inam din dito, ito yung observable effects niya. Complete nutrition, better sleep, more energy, better metabolism, good bowel movement, healthier radiant skin, and lower cholesterol level. Okay? Ang good news, yung USANA lifted na yung no approved therapeutic claims. So kung makikita niyo yung mga products, 'di ba nakalagay doon. For example, yung Lola Remedios, 'di ba, may nakalagay din doon na no approved therapeutic claims. Pero nga sa TV ang bilis na binabasa, 'di ba? Ang Lola Remedios ay hindi gamutan, dapat gamitin. Yung parang ganun, 'di ba? As ano yung disclaimer, ibig sabihin hindi talaga siya nakakagamot. Pero ito ba binibili ng tao. 'Di ba? Kasi parang nakakaginhawa ganyan. Pero disclaimer 'yon. Pero itong USANA lifted 'yon. Ibig sabihin meron siyang therapeutic claims. Okay? Pero hindi siya gamot. Dementia na nakaka-help siya. Okay? Ayan. Meron din tayong optimizers. Yeah. So, bakit tayo may optimizers? Kasi katawan natin, hindi naman yan pare-pareha. So, minsan mas damage yung puso. Ganyan. Di ba? Hinuhugutan pa. Okay? So, yan. Ito yung ano yung sa mga pambata. Ayan siya. Yung use animals, hindi siya para sa animals. Okay? Use animals, para yan sa mga kids. So, yan yung essentials na parang formulated para sa mga bata. So complete na rin yung ano diyan, yung nutrition na kailangan nila. Okay, kinikindi yan, medyo maasim kasi trinay ko din yan eh. Bio Mega Junior, yan naman yung fish oil para sa mga bata. Kung meron kayong mga kilala na ano, na halimbawa merong ano, meron silang problema sa ano behavior kaya medyo mahina sa ano sa yung sa brain nila ganyan. So ito nakakatulong din siya for memory enhancement din. Okay? Tapos itong dalawang product na to, Coquinone, para yan sa cardiovascular system. Okay, yung proflavanol C, para to sa ano, para to sa mga may kilala ba kayong mga may hypertension, ganyan, tapos may skin problem, tapos yung may asthma, ganyan. So makakatulong yan. So may grapeseed extract yan. So masarap siya. Lasang-lasa yung grapes niya. Tsaka na siya, sobrang okay niya kasi yan din yung ginagamit din talaga namin. So Coquinone 30, yan naman para kung may kilala kayo na ano, may problem sa heart, di ba? Any heart problem, pera lang yung heartbroken, di ba? Hindi yan yung sagot dyan, di ba? So yung Coquinone, limbo, kasi sana yan sa puso yan, sa muscle, okay? So kung may kilala kayo na ano, na may butas sa puso, ganyan, tapos yung meron ding ano medyo matatanda na kasi nagbibigay ito din ng stamina. Okay, kumikilala din kayo na ano mga lalaki na medyo mababa ang sperm count, di ba? Makakatulong to. Tapos ano yan, sobrang okay talaga niya kasi marami na ring okay? So, yun. Bio Mega, ito naman yung fish oil ng USANA, okay? Good yan ano, good yan para sa ano din sa mga nagbubuntis kasi sa brain development ng baby sa tiyan ganyan. Tapos sa atin din kailangan din naman natin lahat ng ano 'di ba ng fish oil para bumaba yung cholesterol, tapos pang ano din yan, memory enhancer din siya. Okay? Tapos proglucam yun para naman to sa immune system. Last time na ubos yan 'di ba nung first na nagkaroon ng lockdown ng first weeks ganyan. Sobrang naubos yan kasi sa immune system. Okay? Tapos USANA. Ang good news dito, hindi lang siya ascorbic acid. May kasama din siyang mga mineral. So, ito siya. Okay siya sa mga merong hyperacidity. Ganyan. Kasi na-absorb siya ng
ng katawan natin at saka ano siya, yung mga may sensitive nga na sikmura, ganyan. So, yung iba kasi hindi nagba-vitamin C dahil sa ano, sa sensitive yung sikmura nila. So, ito okay siya. Ma-absorb din ng katawan niya. Tapos, Magnical D, ito, kung may kilala kayo na may mga sakit sa ano, sa buto, halimbawa may osteoporosis, yung mga bone problem, saka good news na may hyperacidemia tulad ko kasi may hilo kami kopla na sa bangka. So, nulong din siya para ano sa mga may hyperacidity. Tapos nakapag-burn din yan ng ano, fats kahit tulog. Okay? Di ba? Laklak din. So, tapos ito naman yan sa ano, sa mga rice, yung mas mga problem. Okay? So, itong Hepasil, yan naman para to sa ano, sa liver natin. Sino ba dapat ang ano, nagtitake nito, yung mga ano, yung mga merong fatty liver, may mga maintenance, okay? Ito pa, ano ba yung mahilig kain ng ata, di ba? Mahilig kain ng mga fans. So, ito siya, kailangan kasing detox na sa liver natin. Okay? Ito, good news. Pag na-detox yung ano, yung natin, nagpuproduce to ng natural glutathione. So, nakakapagpa-blooming siya. Okay? Di ba? Tapos probiotics, ito naman para sa ano din, sa tummy natin. Okay. It contains 12 billion colony-forming bacteria. So, okay siya. Kasi, di ba, mas marami tayong nakakain na bad bacteria. So, kailangan lang din natin maglagay ng good bacteria. Okay? Vision na ito. Para sa system. Actually, yung daddy na stroke nga siya, nung mga unang araw, halos nabulag siya. Ito, sabi nung doktor, hindi na daw siya makita kasi barado na daw yung ugat niya sa mata niya. Akala ko katarata lang, ganyan. So, nung ano, sabi nung doktor, wag na daw operahan kasi ano na siya eh, matanda na. Ngayon, ang pinag-take ko lang ng VisionX, ito ang good news. Ngayon yung daddy ko nakakakita na. Diba? So, nagulat ako last time kasi hindi niya nakikita yung pader. Pero nung one time na nanonood ako ng TV, dumaan yung pusa sa ilalim. Yung pusa sa ilalim ng pusa yun, sabi niya sa akin, gawin ko daw yung pusa, baka kainin yung ulam. Sabi ko, alak ako daddy, sabi ko ganyan, wala tayong ulam, di ba, joke lang. So, ibig sabihin na niya yung pusa, di ba? So, yun, kaya natutuwa lang din talaga ako dahil sobrang laki ng naitulong nito. Okay, kung may problema kayo sa mata, makakatulong yan. Pag hindi ka niya nakikita, pay namin mo siya yan, joke lang. So, yun, punta tayo dito yung Pure Rest. Ito, naging favorite ko siya kasi naging irregular yung pagtulog ko. So, melatonin hormone lang yan. So, hindi siya sleeping pills na parang ma-overdose, ganyan. Hindi. Kung gusto mo lang makatulog, 'di ba? So i-take mo lang din 30 minutes bago yung time na gusto mo makatulog ka. Okay? So hindi naman yung regular na iniinom. Okay? Kailangan niya ng katawan natin natutulog tayo kasi nagre-regenerate yung cells natin. Okay? So next naman is phytoestrogen para naman ito sa mga mother natin na meron na nasa menopausal stages na kaya medyo masusungit sila kasi meron silang hormonal imbalance. Okay? Palmetto Plus para naman ito sa mga daddy natin. Actually, 40 years old and above, normal na namamaga yung ano, prostate. Okay? So ito para makatulong para malayo sa prostate cancer. Ganyan. Kung may kilala din kayo na medyo nakakalbo na wala pa sa edad. So nakakatulong din to sa pagpapatubo ng buhok. Lalo sa mga lalaki, ewan ko lang sa babae kasi baka magkaroon kayo ng bigote. Okay? So yan siya. Tapos ito meron din tayong pang weight management. So ito, kung gusto mong gawin mo just try ko naman may meal replacement. Okay, so masarap din siya, di ba? Juice lang din yan, parang shake yan. Tapos, ito, CeraVe. So, ito naman, yung care tan. Medyo mapainit ito. Hindi, joke lang. So, ito naman, okay siya para sa ano, para sa skin. Kasi ano siya, walang parabens. Di ba, yung iba kasi mga products nyo. So, para kasi siyang formalin yung mga parabens daw na ganyan. So, yan, i-ano nyo siya, i-check nyo din siya yung, ano, yung label ng mga ginagamit yung products. So, ito, free siya. Walang ganun. Kaya, very, ano, very, very, yan tayong ano, toothpaste. So, yan yung kala-launch lang ng ano, ng USANA. So, yan, meron siyang ADP1 postbiotic. So, ano yan? Nakakalinis talaga ng ngipin. Tapos, para din sa good breath din. Diba? Kahit naman maganda yung ngipin mo kung bad breath ka naman. Diba? So, initan mo si crush. Diba? Pero, parang bakit ganun? Diba? So, hindi siya natuwa dahil may smell. Diba? So, yun lang. Yung part ng ano, ng products and company. Pero ito, sino ba yung mga gumagamit niyan? Ito, check nyo lang din. Familiar ba kayo kay Lucio Tan Jr.? So, ito na ano to, na diary pa yan. Check, basahin natin na. Sabi dito, you are a fitness buff. What are your top health tips? Sabi dito, upon waking up, I drink 3 glasses
of warm water with lemon slices. May current antioxidant vapes are diosana supplement. Oh, diba? Which were invented by a doctor in the USA who searched for a cancer preventive supplement. I now sleep better with no problem in metabolism. Basahin nyo to. Manny Pacquiao takes them regularly. So, even Manny Pacquiao, tinitin mo USANA. Okay? Okay, ano pa? Ito, kung familiar kayo yung nasa left, so, na Jessica Soho yan, yung meron siyang brain tumor. Actually, hindi ko sukat akalain na ano na nakasurvive yan kasi sa office before na pag-usapan namin yan. So ito, friend ko yung ano yung girl kasi sabi nila nag-USANA daw yan. Tapos ayan, sabi niya dito, couple's mission, sharing the vision of Dr. Myron Wentz after class. Okay, sabi, thank you Auntie Shelly and Auntie Rosita for trusting USANA. Health is wealth. Tignan nyo, ayun yung lalaki yung naka-brown. Hindi, joke lang yung nakakulay pink, di ba? Tapos ayun, meron na siyang hawak na ano, na ay meron na siyang, you know, tawag dito, yung sales essentials in offering niya sa auntie nila. Tapos ito, personal din to, meron din yung sa ano, anak ng corners ng ate ko, mababa hemoglobin ng anak niya. Dahil sa USANA, mas nag-normal yung hemoglobin ng anak niya. So, yung bata na yun, laging dumudugo yung ilong, ganyan. Pero dahil sa USANA, mas sabi niya, umiyak yung nanay, tumawag sa akin. Sabi, nakatulong daw talaga. Kasi nito lang daw nag-normal yung hemoglobin ng anak niya. Tapos, yung daddy ko din naman, SGPT niya, pinagamit ko yung HepaSeal. So, nag-normal yung SGPT ni daddy. Okay? So, yan lang yung ilan sa mga gumagamit ng USANA products. Pero, sobrang dami pa ng mga testimony. Okay? So, kung maganda yung products, mas maganda yung business. I mean, mas maganda yung products, maganda din yung business. Kasi kahit na magaling yung business mo, tapos kung pangit yung products mo, hindi magtatagal yan. Tama? So, ito, mag-share sa inyo ng business side. Kung nakinig kayo sa akin, mas pakinggan nyo to. Kasi yung time talaga na diniscuss sa akin to, kailangan ni daddy yan, kailangan namin yan, kailangan. So, ganun ang nasa isip ko. Kaya lang sabi ko, alam ko medyo on to eh. Medyo mahal to eh. So, nung pinakinggan ko yung sa business side, pwede palang magkaroon ng discount. Kaya pakinggan mo na lang din. Tapos kung gusto mo rin, naghanap ka rin talaga din ng business. So, pakinggan nyo itong mabuti. Okay? So, ang magdi-discuss sa atin, ipapa-introduce na lang natin kay Sir Jeric. Yan yung part ko. Okay? Thank you. Okay, so thank you Sir JR, niya. So Sir Reynaldo, it's JR Tadeo. Okay? So Sir JR, can I ask na pa-stop yung stop yung ano po, yung pag screen share? Sir JR, hello. Sige ako, I can control. Yeah. For our next speaker who will discuss yung ating the business part ng USANA, which is free, ng part lang siya ng USANA, okay? So, she's a subject matter expert in BPO industry, diba? Web and email support specialist, and a Sunday school teacher. Imagine, Sunday school teacher pa, okay? So, kayo na lang po magtanong kung ano related niya sa Binay. Or may I call Miss Lara Binay? Miss Lara, are you there? Hello, good evening. And good evening, Miss Lara. Ayan. Ako lang pala yun. I hope lahat nakapag-dinner na. Ayan. So, okay lang ba? Malaman kung sino yung mga first time, yung mga na-invite lang dito. Okay lang? Type 2. Para malaman ko lang kung sino. Oh, marami. Hi, Martin, Aiza, Kula George. Mga guests. Okay, so yeah, welcome. Good evening and yes, ako po yung magdi-discuss ng compensation plan and yung i-share ko lang din po sa inyo yung story ko. And I'm not really sure how you were invited here, but definitely you will thank the person who invited you here. Tatawagin mong angel mo yan kasi ganun din yung experience ko. Okay? So I hope you will stay at until the end of this webinar kasi it's gonna be unfair to you kung hindi mo siya tatapusin. Okay, para sure lang na makita mo talaga, baka kasi hindi mo pa nakikita talaga yung full benefit mo. I just want you to see your benefit, your advantage on doing this, and how this opportunity can add value to your life. Okay, so mag-share lang din ako ng screen. Ayan, so submit lang ha. Live po kasi tayo. Ayan. So,
I'm not sure kung nakikita niyo na yung screen ko. Kita na po ba? Yes po, kita na po. Ayan. Thank you, Sir Jeric. Ayan. And yes, I'm Lara Binay. Yung sinabi nga ni Sir Jeric, ako na lang daw magsabi if I'm part of the Binay clan. Distant relative ko po, I was born and raised here in Makati. And I was a subject matter expert in BPO. BPO is the call center industry. And I took up Bachelor of Arts major in English. So medyo malapit sa call center, pero I ended up web and email support specialist. Malayo, di ba? Pero sabi nga nila, pag kahit hindi mo forte, hindi mo linya, lilinyahin mo kung saan mas malaki yung kikitain mo. Tama? Wala namang 40-40 daw yan eh. Basta kung para sa income, para sa family, you will do everything. Kaya nga marami rin nag-abroad, right? And I've always wanted to be a preschool teacher. Pero hindi nangyari yon. But I'm really blessed kasi I'm a Sunday school teacher. And now I'm an entrepreneur. Okay? And, ayan. So, I'm a single mom. 19 years old na po yung anak ko. Ayan. So, pwede na rin siya mag-USANA kasi legal na yung edad niya. And ayan ako before USANA. So, ayan ako, nagtitake ako ng supervisory calls. Hindi ako whole day nagtitake ng calls. And then, yan yung boss ko. Very flexible yung naging schedule ko. I was so happy kasi, alam mo, chums kami, nakaka-jamming lang namin siya, di ba? And then, every pagkakataon na makakatulog ka, what we call the power nap, grabe talaga sa call center. With that 50 minutes yan, very helpful yan. Kasi very toxic at stressful talaga yung work namin. So to think, day shift pa ako. And I was not looking for an extra income or part-time job. I'm not really sure kung paano ka na-invite dito kasi na-invite ka dito. Extra income, di ba? Nang alam na hindi sapat yung kinikita mo or baka na isa ka sa mga hindi pinala dito nagkaroon tayo ng pandemic na na-lay off ka, di ba? This is really a blessing for you. So ako that time, iba kasi yung sitwasyon ko years ago. Happy ako. I just got promoted sa call center. Flexing schedule ko to think day shift pa ako. Close ko yung boss ko. So, wala akong intention maghanap ng part-time. Contento pa ako during that time. And I was so negative about multi-level marketing sa industry na to. Kasi feeling ko, scam, pagkakakitaan ako. Alam mo yun, marami kasi ako mga kamag-anak na scam na ng multi-level marketing. And specifically, negative ako sa yun. Positive ka, pero gusto ko makita mo kung bakit ko siya ginawa. Alright? Imagine mo, negative ako sa industry at the same time sa mismong company. So, itong taong to, he's like a brother to me. I call him Kuya. Very trusted friend ko siya. They have business in Texas. Tapos, mas malaki kinikita niya sa akin sa Philippines. Very close kami. He knew that I hate multi-level marketing. I hate USANA kasi binentahan lang ako before. Akala ko putyo-putyo, chipipay. Pagbebentahin ako or ako yung bebentahan. So, yun yung dating sa akin ng USANA before. So, hindi niya sinabi sa akin na USANA. So, kung ikaw sinabihan ka ng USANA, ang galing ng friend mo at nakinig ka pa rin. Ako that time, ayaw talaga siya. So, ang friend kong to, dinala lang niya ako sa Enterprise Tower. Yung diniscuss si Sir JR kanina. Yung sinabi niya na kung saan tayo located sa Makati, sa Enterprise Tower. Enterprise Tower is the second highest paid building in Makati. Sobrang ang ganda ng building. Kung pag may time lang talaga at normal na pwede pumunta sa office, hindi mo isipin na ando ng USANA. I mean, ako kasi, feeling ko nga, di ba, Chipipay na company fly-by-night. So, wala fly-by-night na company na kaya umupa sa Enterprise. So, I was not expecting USANA will be there. So that time, sobrang natutuwa pa ako sa building. He didn't mean na USANA pupuntahan. So pagdating doon sa 24th floor, familiar ako sa logo ni USANA. Pagdating doon, pagbukas ng elevator, bumalaga sa akin yung logo ni USANA. Guess what? Nag-walk out ako. Pindot ako ng elevator. Sabi ko, Kuya, joke time to. Uuwi ako. And then, naghatakan kami sa tapat ng elevator. Pinipilit niya akong pumasok at mapresentan. Kasi iniisip ko that time, baka pagkakitaan lang ako. Pero eventually, pumayag ako na mapresentan kasi at the back of my head then during that time, why is he doing USANA part-time? Malaki naman yung kinikita niya compared sa akin. Natakot ako na baka mas yumaman siya, ako iwan sa call center. And wala namang mawawala sa akin.
Tama. So, nakinig ako eventually. Ayan. And sobrang-sobrang malaking pasasalamat ko sa taong to. And yun nga, di ba? Maraming working for a part-time income during that time. And ikaw, kung na-invite ka ng part-time or extra income dito, imagine mo, ito sabi ni Chinkitan, hindi kami ang nagsabi na to. Sa panahon ngayon na puno ng uncertainty, napakahalagang meron kang ibang source of income. Back then, hindi ko to nare-realize. And I'm so thankful na nandito na ako sa USANA. So, because you will never know what happened in the future. Probably, meron ka pang work, hindi nabawasan yung working hours mo, hindi nagsarado yung company mo, you're blessed, di ba? Pero we will never be sure of in the coming months or years. What if another pandemic will happen, di ba? Are we ready and prepared for that? And yung sinabi ko, sinabi nga ni Sir JR, ako yung mag-discuss ng business. Okay, so sinabi niya, totoo yun, kung maganda ang products, definitely maganda ang business. Kasi ang business nabubuhay sa ganda or quality ng products and services. Tama? So, discuss ko na sa inyo yung USANA business. Alright? So, ito yung power ng business natin. Alright? First, wala kang empleyado. Pangalawa, wala kang boss na mangungulit sa iyo 24/7. Right? And wala kang inuupahan, which is medyo masakit talaga sa ulo yan. And it can be done part-time. Whatever you're doing right now, don't have to quit, idagdag lang natin si USANA around 2 to 3 hours a day or even 2 hours a day. And it's an excellent source of extra income. Bakit? Mamaya i-discuss ko sa inyo. And we are earning in dollars here in the Philippines. Alright? So, but Miss Lara, kung maganda yung products, how come? Wala po siya sa, ano, sa drugstore. Hindi ko po siya nakikitang ina-advertise. Yun din yung question ko before. Di ba yung maganda pala USANA, eh, bakit wala siya sa drugstore? Tama. Ito yung reason. Kasi we have different types of distribution. I want you to listen on this one. So, first, yung traditional. Ayan po yung mga nakikita natin sa TV. Yan yung nakikita natin sa mga malls. Or yung traditional way of distributing the ano products. First, bigyan ko kayo ng example ng product, which is Centrum. So, ito yung traditional way. It's from manufacturing diretso yan sa advertisement. We all know how much you're gonna spend for advertisement. Million talaga yan. National distributor, regional, retailers, and para natin customer. Do you think itong Centrum na to, pag nakarating sa atin kasi 12 pesos na yan, di ba? Pero for manufacturing, same cost ba siya? Malamang hindi. Pero question, same quality ba? Yes, for manufacturing up to us as consumers, same yung quality. Wala nagbago dyan. Pero ang magbabago dyan is yung cost. Tama? Ang cost niyan is not 12 pesos. It's 2 pesos. Imagine mo, yung 2 pesos na yan, yung pakita ko sa inyo, yung 2 pesos na yan, that is in yung quality ng product. Tumataas lang talaga siya yung presyo pagdating sa atin as a consumer, baka sa dami niyang dinaanan ng middleman. 70 to 90% of the cost, yung patong kayo ang nagsusolve consumer, especially the advertisement, it's really expensive. So, sabi ni USANA, it's a no-no. Tama? And, yung sumunod naman is your familiar, partly, ano tayo, direct sa familiar kayo yung mga brochure na Tasha, Avon, tama? May, ano, mas mura yan. Di ba, imagine mo kung bibili ka ng product, let's say, for example, cosmetics, bibili ka sa mall, compared sa Avon, mas mura ang Avon. Tama? Bakit? Kasi minimal na yung patong ng ano dyan, ng distributor. Tama? And madalas din, yung mga distributor, kaya sila naging distributor because sila rin yung mismong consumer para mas makales. Tama? So, partly direct selling tayo. Kasi ang difference lang natin din sa direct selling is it's a past active income. I-discuss ko na lang din sa inyo mamaya yan. And ang ano rin dyan is you cannot do it online. Alright, so ang USANA is network marketing, yung type of distribution na kinuha natin. Take note ah, USANA is not a networking company. When we say networking company kasi nagtayo ka ng networking company, kumuha ka ng iba't ibang resources sa iba't ibang manufacturing companies. Tama? Tsaka mo siya din-distribute as tama, tsaka mo lang siya din-distribute. Pero si USANA is not a networking company. USANA is a pharmaceutical company. We manufacture our own products. It happened na ginawa natin network marketing or MLM in distribution para mas ma-afford ng consumer. Alright? So, paano po ba yan, Ms. Lara?
na networking pala to. Okay lang guys, kalma lang. Okay, stay ka lang dyan. Kasi ganyan din yung naramdaman ko as kaya nga ako nag-walk out, diba? Hindi ko kasi siya naiintindihan before. Okay, so yung network marketing. So, ito yung type of distribution na kinuha ni Yusana. And para din naman siyang dropshipping, yung dating niya. Like Amazon, diba? Pero exclusive tayo sa Yusana products. So, from manufacturing sa Salt Lake City, Utah, USA, diretso na sa atin yan as distributor and as consumers. So, yung 90% na patong na middleman, hindi na tayo ang mag-shoulder niyan as consumer. Yun, tayo na yung kumikita. Tayo kasi ang nagpo-promote. Tayo yung walking advertisement ng company natin. So, tayo yung nagbe-benefit na kung saan nagbe-benefit yung mga middleman sa traditional distribution. Alright? So, and we are doing it online. Yung pinaka-gusto ko yun na. And we're doing it globally. Alright? So, And we have different types. We have 6 ways to earn. Ikaw na bahala kung i-maximize mo lahat yung ways na yan. Pero i-discuss ko sa iyo ng mabilis. Number 1 is retail. Huwag ka mag-focus sa retail sales kasi ito yung sa pinakamaliit na kitaan ng Yusana. Pero kung bet mo talaga yan, mahilig ka talaga magbenta, talagang magaling ka sa bentahan at magaling ka maningil, well, okay lang, i-push mo to. Alright? So, yung retail sales, gusto kong bigyan ko kayo ng idea. Yung Centrum kasi, which is benta, mabenta sa commercial. 1-star siya ang rating niya. That's 12 pesos. We think mura siya. Tama? Pero look at this. Para makuha mo yung quality na kailangan ng katawan mo, di ba? Makuha mo yung quality ng user na 5-star, dapat 12 times 5. Tama? Imagine mo how much yung gagastasin mo para makuha mo yung same quality ng Yusana sa Centrum. And that's gonna be 60 pesos per tablet. So doon ko na-realize na feeling ko nakakatipid ako kasi Centrum lover yung nag-mayra-i pa rin ako that time buong sa Centrum. Hindi pala ako nakakatipid. Tama? Minsan kasi nakafocus lang tayo sa amount. Pero hindi natin nakikita kung gano'ng ka-practical. Baka kasi mataas lang yung number of tablets niya. Ito yung gusto ko makita niyo. Mukha siyang mahal. Bakit? Kasi by bulk siya. So, yung isang pares na yan, ng Essentials, that's 224 tablets. If you're gonna take it one pair a day, it's gonna last 3 months and 3 weeks to be exact. So, nasanay kasi tayo ng 30 tablets or mga banig-banig, tama? Pero, pag ni-retail mo siya, ayan po yung presyo niya, 17 pesos per tablet. Imagine mo yung difference, di ba, sa mga nabibili natin sa drugstores. Pero, if you're gonna be an associate, you will be enjoying the lifetime discount and you're gonna have it for 14 pesos per tablet. So, pag binenta mo siya as retail, that's gonna be 3.9. And, pag member ka, that's gonna be 3,250. Take note, marami nagpapamember sa Yusana not because of the business. Marami, most of the time, it's because of the lifetime discount. If you, isipin mo na lang, bakit tayo nagpapamember sa SNR? Because we want to buy the products na nasa loob ng SNR. Tama? So, yun lang din naman yung reason kung bakit madalas nagpapamember sa Yusana para makapag-discount and ang laki talaga na makukuha mo discount. And, pag naisipan mo mag-promote ng products kasi you're using it as human nature, right? Kung saan natin pinopromote yung mga products na gusto natin na pag pinomote mo yan, may bumili sa'yo, yan po yung income mo. Word of mouth. Tama. Laway po yung puhunan mo dyan, yan po yung income mo and it's not gonna take 8 hours a day para kumita ka niyan. Okay? And, paano kung naka-10 ka niya, benta niyan in 1 week, extra income, not bad. Tama. Lalo na kung magaling ka talaga magbenta at maningil. Alright? So, yan po yung maliit na kitaan po natin sa Yusana. Take note. Okay? And, yung malaking kaan natin sa Yusana is the weekly commission. Gusto ko po, baka kasi mag-isip kayo mamaya, bakit ang laki ng income? Kasi po, first, US-based company po tayo. Yung compensation plan or marketing plan ng Yusana sa US, yung din naka-pattern po tayo ng compensation plan natin sa Philippines. And we're gonna earn in dollars here in the Philippines and gastusin natin in pesos. So, mas malaki rin yung value niya rito. So, weekly commission, ito siya. So, part ka na ng Yusana for the discount. Tama? Gusto ko malaman mo para sa card, yung mga gaming points sa SM Advantage card, pambili natin ng products ng SM. Tama? Para dito sa Yusana, take a look at this one. Per product, may corresponding points. Mas mahal yung products, mas
mataas yung points. So, yung points na yan, convertible to dollars. Ayan siya. So, hanap ka lang users, retailers, or business builders. Or ikaw, baka ikaw yung maging user, retailer, or business builder. Kahit alin ka dyan, or kahit alin dyan yung mahanap mo sa Usana business mo, definitely bibili ng products yan. Yung products na yan may points and convertible to dollars. Okay? So, kailangan mo lang mag-secure ng ID number. Okay? Automatic yan, kahit user ka, you will have your own business center or sarili mong franchise. Okay? Yeah. So, you will have your left and right points. Yan yung discuss ko on next slide. So, say from when you decided to do the business, tama, yan ka, yung virtual branch mo or business center mo, yan yung left and right team mo. Madalang magpantay yan, teamwork to, that means hindi mo siya gagawin mag-isa, it's with the whole team. So, let's say for example, si Zen, yung friend mo, nagpa-member for the... So, si Jen, every time bibili siya ng products for family use or personal use, yung points na binili niyang products akit sa'yo, automatic. And sa right side mo, si Bob, nasa ibang bansa, naisipan niyang gawin yung business. Every time na bibili si Bob ng products para sa negosyo niya, yung points ng products na binibili niya, akit sa'yo yan. And si Jen, may kaibigan, si Mel, hindi mo na siya kakilala. Kakilala siya ni Jen. Alright? Nandito rin siya sa Philippines. Let's say, for example, gusto niyang magbenta lang talaga. So, every time na bibili si Mel para pangbenta or even pang personal use niya, yung points ni Mel, aakyat yan kay Zen and automatic aakyat niya sa'yo yan. So, same thing with Bob, si Kat, hindi mo naman kakilala kahit nasa ibang bansa siya. Every time na gagawin niya negosyo, pangbenta, pang negosyo or pang personal use, yung points ng products na binibili niya, aakyat kay Bob and aakyat niya sa'yo. So, 100% ng points umaakyat sa inyong lahat. Kakilala ng kakilala ng kakilala ng kakilala mo. Umaakit sa inyo yan. So, hindi mo siya lahat effort. It's a group effort. And hindi rin po tayo paramihan ng tao. Baka kasi yun ang kinakatakot mo, baka mas maraming tao, mas malaking kita. Product, ano po tayo, movement. Alright? So, kahit buong Pilipinas, mapajoin mo po sa Usana, lalaki ang business mo. Pero kahit hindi sila nagpa-member for sa Usana, pero lahat ng tao sa Pilipinas or sa area nyo na lang, lahat sila gumagamit ng products, kita in negosyo mo. Kasi doon tayo kumikita sa products, hindi sa tao-tao. So, huwag kang kabahan kasi yun yung kinakatakot ko before na tao-tao ang Usana. And hindi po tayo una-unahan lang kung sino nauna, siya yung kikita. So, very fair yung compensation plan ni Usana. So, how do we earn? Ito siya. So, left and right team, remember? So, let's say for example, ito yung accumulate na points ng left mo, which is 2,100. Sa right mo, 1,800. Diba, sabi ko madalang magpantayan kasi iba ang effort ng left and right team mo. So, always to, hindi ikaw yung hindi pala ikaw yung magko-compute yan. It's the system. Real-time kasi umaakit yung points. Alright? So, always to, ang iko-compute ng system dyan is the smaller side or the lesser side. So, in this case, it's 1,800 times 20%. That's gonna be your income for 1 week. $360. Part-time. Not bad, right? And $1 po natin ngayon, ang conversion natin is 53 pesos. Yes, mas mataas po tayo. Ang palitan po natin. Alright? So, pero darating sa banko mo yan ng peso na po. Converted na po siya. And may tax po tayo, 10% lang naman kasi commission-based tayo. So, Bank of America, direct wire transfer yan sa bank account mo. Hindi po yan, hindi mo makukuha yung commission mo ng cash or cheque at hindi dadaan sa palad na nag-invite sa inyo yan. Very safe po yung transaction ng Usana. Alright? So, ano pong nga yan? Sarah, si Todre, yung 2,100 na accumulate ng left side ko. Diba? Mas malaki. Tapos ang kinomission ko na naman, 1,800. Tama? Huwag kang maglala. Bakit? Pag nilisa na yung Usana on both sides, pinatira ka diba 300 points, hindi po siya sayang. Carry over siya for the next week. So, diba? Ang galing. Hindi siya sasayang. So, let's say, the following week, ito na yung naging points ng team mo na pinaghirapan nyo ng buong team. 3,500 on the left and 4,500 on the right. So, on lesser side pa rin, on lesser side naman, this time, is on your left team. So, times 20%, that's gonna be $700. Yun yung commission mo for that following week. And ayan po yung conversion niya in peso. Tapos, yan. Liles na lang liles yan. So, ito na po yung ranking natin sa Usana.
So to, from business center, mataas po tayo, lalo na kung part-time yan. And up to the point na 5,000 left and right po, ang kita mo dyan is $1,000 in 1 week. You're gonna be a silver director. And yan po yung safety net ng ating company. And what if, Miss Lara, nagawa ko po siya ng 4 consecutive weeks and you're gonna be a gold director. And so on and so forth po. Tumataas siya. Alright? Depende yan sa gusto mong income. Ikaw magdi-dictate ng income mo dito, hindi yung company. Alright? So, ito po yung sumunod. Ito yung pinaka-favorite ko, lifetime matching bonus. Sa work natin, di ba, we have 13-month pay once a year. And some of employees are blessed na meron sila mid-year bonus. Tama? So, sa Yuzana, it's not gonna be once a year na bonus. It's gonna be 52 bonuses. Bakit? We have 52 weeks in 1 year. And you just have to be a Premier Platinum Pay Setter. Discuss po namin sa inyo if you're gonna be part of the Yuzana, the team. And ayan po, you will be entitled for the 15% lifetime bonus. So, di ba may forever daw pala sa Yuzana. So, paano po bang nag-work ng lifetime matching bonus, Miss Lara? So, let's say for example, ikaw ay buong nag-income. And at the same time, yung mga ikaw ang direct na nag-invite, nag-introduce sa mga sa Yuzana ng mga kaibigan mo, tutulungan din natin mag-income. Pero ito yung mangyayari sa lifetime matching bonus mo. Ikaw yung nasa blue. And then, let's say, kumikita ka ng $800 one week. Itong mga direct na ikaw nagpasok sa iyo sana, tinulungan natin na mag-income sa nila, 15% of that will be given to you on top of your weekly commission. Take note, hindi po yan ibabawas sa kanila. Buo nila nakukuha yung commission nila, imamatch lang ng company. So, nakakasiguro ka na yung nag-invite sa'yo ngayon, hindi ka pababayaan. Bakit? Pakikitain ka talaga na nag-invite sa'yo. Bakit? Imagine mo, pag zero yung income mo, 0 times 15, that's gonna be zero. Sa tingin mo, papayag yung kaibigan mo na wala siyang matching bonus. Wala siyang gagawin kundi tulungan ka mag-income. Tama? And same thing with you, yun din yung gagawin mo sa mga pinapasok mo sa Yuzana, natutulungan mo rin mag-income. So, yan, pataas siya ng pataas yung matching bonus mo. And number 4 is travel incentives. I know hindi pa tayo magta-travel, pero pag normal na ulit tayo, at least makakapag-travel ka na. 3-4-2 lagi ang Yuzana. And all expense paid ni Yuzana yan, local and abroad with visa assistance and allowance. Alright? So, pang-5 is the leadership bonus. Profit sharing po siya. So, paano po ba yan, Ms. Lara? Yung sa lahat ng countries na meron si Yuzana, which is the 24 countries na nag-expand tayo, may 3% gross sales per week paghahati-hatian ng mga gold directors and above. Alright? So, naglalaro po yan. May one share na sila. Naglalaro po yan ng mga 7,000 to 10,000 in a week on top of the matching bonus and on top of the weekly commission and retail sales mo. And number 6 is the elite bonus. So, yung pang top income earner po ito, mga top 60 globally. Alright? Itong nasa center na picture, nakikita nyo, our mentor, Mentor Joan Sunyo, di ba? Imagine niyo 1992, nag-start si Yuzana. Pero 2009 lang tayo nag-start sa Philippines. Pero globally, si Mentor Natsunyo and Joan Sunyo. It means, hindi talaga siya unahan. And hindi naman sila ang unang-unang distributor sa Philippines. So, it will be your effort, your commitment, and your time na ibibigay mo sa Yuzana para kumita ka talaga ng malaki sa Yuzana. So, that's how the Yuzana business. And ito, auto-order, I want you to focus this one as well. Alright? So, auto-order, meron ka pong additional 10% discount. So, meaning to say, di ba, members price less 10% discount on your special week in a month. So, yan din po yung tinitake advantage ng mga users. Tama, user ka man or business builder, you will be enjoying this discount, 10% discount. But if you want to maximize your business, want to maximize all the incentives, the income, ang requirement lang ni Yuzana sa negosyo mo is minimum of 100 points every 4 weeks or special week in a month. Alright? So, gano'n po ba karami yan, Ms. Lara? Mga 3 to 4 products yan. Ikaw na po bahala kung anong gusto mo. Pero ito po si yung para ma-ensure yung product movement. Para alam ni Yuzana that you're using the product and you're sharing product. Ignited po yung kulang po yung pampaya. Alright? And ito po yung operational expense.
Okay? And that's the 10% discount na additional dun sa products na gagamitin ng buong pamilya mo. And it will generate passive income. What, when we say passive income, ano po ba yung passive income? Kasi we have two types of income. Active and passive. Active income is no work, no pay. Tama? So, kung hindi mo na kaya magtrabaho, wala ka nang kikitain. Even if you're a doctor, even if you're a lawyer, a dentist, tama? Kahit gaano kalaking kinikita mo, even if you are director of the company, pero hindi ikaw yung may-ari niya, empleyado ka pa rin ng company na yan, kahit gaano kalaking income mo, pag hindi mo na kaya mag-work, tigil na rin po yung income mo. Tama? And yun yung very sad. Tama? And yung passive income, you will work it out for the first and later on, kahit hindi mo na siya ginagawa o minimal na yung pagtrabaho mo doon sa business mo, dire-diretso na yung pasok ng income. And that's the passive income na kayang ibigay ng USANA. Paano po ba yan, Ms. Lara, magkakaroon ng passive income sa USANA? Let's say, for example, that's you. You're gonna do USANA part-time. Kasi sobrang passionate ka sa work mo, sobrang love mo yung ginagawa mo. Alright? Kasi doable naman siya ng part-time. Let's say, for example, 5 years mo siyang ginawa as part-time. Nagkaroon ka ng 50 na tao sa left and 50 tao sa right mo. Okay, which is conservative to, ah. Yung 50 na yan, di ba, 100 points daw yan for personal use or pag depende sa kanila kung gusto nilang ibenta. Tama? So, 50, kahit nasa ibang bansa yan na, guys, ah, real-time papasok pa rin sa yung points. Okay, so 50 times 100 on your left and 50 times on your right times 100, that's gonna be 5,000 points left and right. And times 20%, and that's gonna be $1,000. And in peso, it's 53,000 pesos in 1 week nung wala kang ginagawa. Diyan ako natauhan. Bakit? Kasi sabi ko, kahit 1,000 sa isang buwan, hindi ko kaya siyang, hindi ko kaya ano, kumita ng 1,000 nang wala akong gagawin sa work. Dito sa USANA, very, very possible siya. And Ms. Lara, parang ang dami ng 50 na tao na yan na left and right. Guys, hindi to 50 na ikaw ang nag-introduce ng USANA. Baka 2 lang kilala mo sa left, 5 lang kilala mo sa right, kakilala ng kakilala ng kakilala mo yan. And possible, kahit isa dyan, seseryosohin yung business. E di mas tataas yung income mo and possible maging weekly pa yung malaking income. Tama. So, yan yung nakita ko talaga sa USANA. And it's inheritable. Your mission, yung bonuses, yung lahat ng travels and incentives, whatever happens to you, punta yan sa beneficiary mo. Ako kasi, as a single mom, ito yung gusto kong pag-isipan nyo rin, ha? Kasi nung nasa call center ako, sobrang kinumpit ko yung 10% annual increase ko. Kaya ko mag 60 G's na salary sa work. Kaya sinipagan ko. Pero, after how many years ako mag-work dyan, 10 years or even more than 10 years ako mag-work sa company, kahit 60 G's yung incoming ko, whatever happens, yung anak ko, hindi naman siya sa sweldo ng kagaya ng sinweldo ko before ako mawala. So, yung 10 years or more than 10 years na pinaghirapan ko sa trabaho ko, tapon siya. Sa USANA, 5 years or even 10 years mo siyang paghirapan lang, part-time man lang, tama, ano yung kinikita mo sa USANA, whatever happens to you, hindi sayang yan. Punta yan sa beneficiary mo. Ano yung legacy na kaya mo ibigay sa next generation and up to generations? Tama. So, yan talaga yung isa sa pinaka-appreciate ko sa USANA business because it's your own business. You're gonna work on your own business. And, work these out. User ka ba? Talagang gusto mo lang limited products or dealer kasi magaling ka talaga magbenta at maningin. Or, you're gonna be a business builder like us that we're really enjoying and maximizing everything that USANA can offer to us. So, ano po ba kailangan ko, Ms. Lara, to start for that, to enjoy or maximize the USANA business? Secure ka lang ng ID number. Alright? And, requirements po natin, kailangan may tax ID ka or tax identification number. Legal po tayo, register po tayo sa BIR. And kailangan hindi ka po minor de edad. Nasa tamang edad ka na, 18 years old and above. And you have your own bank account. Bakit? Kasi nga sabi ko sa inyo, from Bank of America, direct wire transfer yan sa bank account mo. Alright? Ito po. Sige. Be ready po, ah. Ito po.
At ano, paano po ba maging ano, makapag-start ng business na yan? Kumpleto na po ang requirements, kailangan mo lang bumili ng products or ng package. Alright? 100% products po tayo. Yung nag-invite sa inyo, huwag kang kabahan. Wala po siyang makukuha ni Cinco from you kasi hindi tayo nag-earn sa tao-tao. Okay? So, alam na alam mo, dito talaga ako, dito rin ako natauhan na yung nag-invite sa akin, hindi ako pagkakakitaan. Bakit? Kasi kung gusto kong pagkakitaan na nag-invite sa'yo, binentahan ka na lang sana. Instant 650 yan. Tama? The fact na pinakita niya kung paano ka makaka-discount and paano ka pa mag-i-income on the side, that means concern yung friend mo. Ito yun, gusto kong makita mo na package na sulit talaga. 100% products, healthy lifestyle package. Ito po yung mga bestseller ng Yuzana, nakikita mo sa screen. Ang total amount ng products po na yan is 53,000. Okay, 53,000. Hala, Miss Lara, ang mahal. Binent po yan, ito po yung retail income mo, nasa 18,000 pesos. And you have total freebies of around 53,000 pesos. And ang gusto ko rin po dyan, wala ka pang ginagawa, you will already have the $30 income or commission. And you will have that potential income of $3,000 in 1 week. So, dyan talaga ako na-amaze. And gusto ko makita nyo, guys, ayan. Magalaw ba? Wait lang. Saglit lang po. Ayan, sorry ah. Ayan, nag-freeze kasi siya. So, live po kasi tayo. Di ba? May technical difficulty. So, yan po. Yung total product po na yan, ang freebies, nasa 100,000. Hala, malamang nagdidilim na yung paningin mo. And you can start using cash or credit card. Pero, very generous yung company natin. You're not gonna purchase it ng 100,000. You're just gonna spend around 46,000. 46,390 to be exact. Ang savings mo, nasa 59,000. Alright? So, Miss La, malamang ito na yung ano, malamang nag-iisip ka na at malamang, grabe, ang laki yung Miss Lara, nagdidilim na yung paningin mo, nagulantang ka, kasi malamang, ganyan din yung naramdaman ko before, nagulantang din ako sa presyo. Diba? Pero I want you to think about this. Ilang 46,000 na po ba yung dumaan sa palad natin? Tama? Ang iPhone, take note, hindi lang po 46,000 ang amount niyan. Kahit anong pindot mo sa iPhone na ginastosan mo ng more than 46,000, hindi po maglalabas ng dollars yan. Tama? So imagine mo, ilang 46,000 yung dumaan sa palad mo, ilan na po ba yung nagbalik sa inyo na magandang health, as a health investment? Ilan na rin po ba yung 46,000 na dumaan sa palad mo na nagbalik sa iyo as an investment na magbibigay sa iyo ng passive income in the future? So it's gonna be the value over price. Yun po yung gusto ko makita niyo, yung value ng ilalabas mong pera over sa price. Kung titingnan mo siya as supplements lang, malamang mamamahalan ka talaga. Pero if you're gonna look at it as a business, maliit po siya. Tama? Ang mga franchise nga po ngayon, mga showmaking, ganyan, di ba? Potato corner, di ba? Nasa 300,000 po yan. Pero magkano ang kayang ibigay sa'yo ng monthly income yan? Nasa 6 digits po ba? Malamang hindi din. So, gusto ko makita mo kung ano yung naghihintay sa'yo sa Yuzana. Tama? And sabi ko nga, you can start using cash or credit card or combination of cash and credit card. Mamaya, pag-usapan nyo rin po ng nag-invite sa inyo kung ano po yung package na pwede pang makuha. Pwede nyo po kasi pag-usapan pa yan. Pero so far, ito po kasi yung best package. Kaya ito lang po yung diniscuss ko. Hindi ka naman mag-start, di ba? Next week, after po ng, ano, ng COVID, di ba? Or pag 13-month pay po, or baka next year, di ba? Kahit kailan ka mag-start, pareho lang naman yung impact niya sa nag-invite sa'yo. Tama? Alamin mo maiga kung gano'ng ka-seryoso yung nag-invite sa'yo. For sure, seryoso yan. Kasi hindi ka naman yung kukulitin ngayon kung hindi siya seryoso. Ito yung may malaking impact sa negosyo mo. So, I want you to listen on this one kasi hindi ko naintindihan ang negosyo. Ang naintindihan ko lang before, kikita ako ng dollars, maganda yung products, and kailangan kong pumosisyon. Mag-lock ng ID. Bakit? Itong great sponsor, yung nag-invite sa inyo, yan siya. Malamang, meron na yan sa kabilang side na nalagyan na nag-invite mo sa kanya. Tama? Yung nag-invite sa'yo, ikaw, may project yan. May magandang plano yan sa'yo, kaya kanyang pinulit. Ilalagay ka yan dyan sa yellow. Ikaw yan. Pag nag-lock ka ng ID na yan,
kahit user ka lang, I suggest, lock mo yung ID mo. Kasi hindi mo alam kung kailan mo maiisipang magnegosyo. Pag nag-lock yung ID mo na yan, walang magagawa kahit sino kasi nakalock yung ID mo dyan. Every time yung nag-invite sa'yo, every time na mag-i-invite yan ng tao, kasi hodang user or retailer or business builder ang makita niya, automatic na sa isang side mo yan, ilalagay niya sa ilalim mo. Tama. Yung market ng nag-invite sa'yo, automatic market mo. Parang tindahan sa mas maganda sa unahan or sa hulihan. So, yan yung ino-offer sa'yo ng nag-invite sa'yo. And, pwede rin naman, look at this one. Pag nag-decide ka, ngayon, nasa green ka, kuha mo lahat yung market na nag-invite sa'yo. Pero, pag nag-decide ka, later, tagalan natin, nandiyan ka sa red. Okay na naman din, yayaman at yayaman at magiging successful ka pa rin sa USANA, pero isipin mo kung ano yung market na ang nasana, nasa ilalim mo na, na nasa ibabaw mo na lang din. Tama? So, yun yung gusto kong makita mo, yan yung may malaking impact sa negosyo mo. Yan din kasi yung tinake advantage ko sa USANA business ko. Hindi ko kilala kung sino to, hindi ko siya kilala personally. He's a neuropsych doctor in Mindoro, nag-iisang neuropsych doctor sa Mindoro. Now, I have group of doctors and nurses sa Mindoro and their directors of USANA. And ito pa rin yung isa sa mga reason kung bakit gusto kong pumosition ka. Tama? The family, the De Castro family, hindi ko rin sila kilala. Pero the fact na nalagyan ako sa ilalim ko na hindi ko naman kakilala, napunta sila sa under ng organization ko. Look at them. They're doing this part-time. They have family catering business. Look at their income and isipin mo na lang kung ano yung impact niya sa negosyo ko nang hindi ko naman sila kilala personally. Dahil under sila ng organization ko. Baka kasi ganyan din yung makuha mo pag pumosisyon ka na kagad. Tama? And baka kasi, di ba, isang doktor yan, negosyante, politician, or baka nasa ibang bansa din yan, malalagyan ka sa organization mo. Tama? Yun yung gusto kong i-take advantage mo. And yan, I have a team in the US and we're doing it globally. I haven't met them in person then, di ba? And ito, I started as a user. Gusto ko na naman talagang gumamit ng products, pero tinake advantage ko yung discounted lifetime and yung position. Ayan po ako. Before, sobrang maganda talaga yung products. And kung bakit talaga sineryoso ko siya. Baka kasi, isa ka sa mga masisipag na player tulad ko ng araw. I always aim to be one of the top three performers sa company namin. So kung taga call center ka, makaka-relate ka sa akin. Yung 99% na yan, hindi siya madaling kunin. Tama, kailangan knowledge, no absences, no? Kahit may sakit yung anak mo, papasok ka. Diba? Immortal nga tawag sa amin. On top of my salary, 2,000 lang po yung incentive. Ganyan ako humataw sa work before. Sabi ko nga, I was not looking for a part-time, pero the reason why ginawa ko talaga siya part-time kahit user lang ako nag-decide nun at kinuha ko yung position. Bakit? 2,000 pesos on top of my salary, nilalabang ko sa work ko. 8 hours to 10 hours in a day, kung tatrabahuhin niya, may overtime pa, pero USANA, you're gonna do it part-time, 2 to 3 hours a day, mas malaki pa yung kaya mong kitain dyan. Yun yung reason kung bakit ko siya ginawa part-time. And it's gonna be my own business na mamanahin ng anak ko. And sabi nga ni Chinkitan, di ba, buti na lang talaga nag-decide ako talaga pumosition that time. Sa panahon na, siguro panahon na para tayo ay maging isang negosyante kasi wala naman talagang job security. Para may income pa rin tayo kahit sa anumang krisis ang dumaan or mangyari. Malamang may mga tanong ka rin na, what if, Bislara, hindi mag-work sa akin? What if, di ba, hindi ko mabenta yung products, what if hindi ko siya mabawi, what if, marami naglalaro na what if, ganyan na ganyan din po ako, what if, tama? What if I'm gonna be successful, what if I will fail in this one? Wala naman pong sigurado sa mundo. Kung sa pag-ibig nga, hindi ka naman sigurado, may what if ka rin, di ba? Pero sumugal ka, tama? Bakit sa'yo sana, di ba? Hindi mo start. Alam naman natin na babalik yan. Tama? Sorry, nakita ako tumatawa. Malamang naka-relate, what if, di ba? Sumugal tayo sa lahat, pati sa pag-ibig eh. Tama? So, ako yan din yung naglalaro sa akin, what if, di ba? Pero, ito yung
pinanghawakan ko before. Sa dami ng what if ko, what if I'm gonna be successful here in USANA business. Si Sir Nat, nasa kanan na picture na yan, he was a room boy attendant. Imagine mo, room boy attendant, sino magpapautang dyan pang start? Sino mag, maniniwala sa kanya sa products? Mukha pang mas kailangan niya ng products niya sa picture na yan. Diba? And sa, tag ito, sa business, mukha namang hindi siya kumikita dyan. Tama? Sino maniniwala sa kanya? And, schoolmate ko kasi siya ng high school. Nasa pilot section ako, lower section siya, and repeater siya. So sabi ko, kung nagawa ni Sir Nat, look at him, yan na yun, he's earning 1 million to 1.5 million per month. So sabi ko that time, room boy attendant, repeater si school namin, nagawa ang USANA, di ba? Kumita ng million in a month. Diba? Sabi ko, kung nagawa niya, kaya ko rin gawin. Kahit 1/4 na lang ng income niya ang kitain ko si USANA, kahit 10 years kong paghirapan niya, okay lang sa akin. Diba? So sabi ko, nagawa niya, same company, same product, same compensation plan. Ibig sabihin, ako na lang yung kailangan para maging ganyan din yung income ko or maging successful si USANA. And sila, sobrang approachable, very humble. Diba? Yan yung mga tutulong sa atin sa USANA. Alright? And ito nga yung sa mga what ifs natin, diba? Lagi mong isipin, yung nilalagay natin sa isip natin, very, very powerful yan. Yan yung greatest asset natin. So, kung mag-iisip ka na rin lang naman ng what if mo, sa positive ka na. Whatever you think, tama ka. Kung iisipin mo na magiging successful ka sa USANA, may mangyayari sa'yo, tama ka. Pero pag iisipin mo na huwag ka mag-start sa USANA kasi baka walang mangyari, baka hindi ako maging successful, baka ganito, baka lahat, tama ka pa din. Tama. So, pili ka, positive or negative, it's your perspective pa rin. May nagtanong din sa akin before ni agent ko, Ate Lara, how sure are you gonna be successful in USANA? Sabi ko, I'm not sure. But I have that 50% chance of being successful if I'm gonna start doing the USANA versus 0% if I'm not gonna start. Sabi ko, 0 versus 50%, napaka simple lang nun. Tama. So, I'll grab the 50% chance. That's the reason why I grabbed the opportunity and pumosisyon ako. Ay, nag-start ako, hindi naman po siya silver bullet. Ayan din po yung income ko before. Diba? Pero take a look at that one. Yung 2.7 in 1 week na yan, mas malaki pa rin yan sa incentive ko sa work ng 1 month. Tama? So, sabi ko, buti na lang talaga pumosisyon ako. And take note, hindi ko siya ginagawa ng sarili. It's the whole team. Tama? And yeah, lumalaki siya. Tama? So sabi ko nga sa inyo, si Sir Nat nagawa niya mag 1 million to 1.5 million per month. Kahit 1/4 lang ng kinikita niya, okay lang sa akin. Kasi 10 years siya sa USANA. Ako, 10 years ako sa call center, hindi ako kumita ng 6 digits. Tama? So sabi ko, okay, gawin ko talaga to. So yan. Yung income na yan, depende po yan, disclaimer po yan, depende po sa effort natin yan. So, kung contento ka sa ganyang income, go lang. Tumataas siya, bumababa, depende sa effort na gusto mo ibigay at time. Alright? So, may mga ganyang weeks, di ba? So, sabi ko, hindi ako nag 50,000 in 1 month sa trabaho ko, pero kaya pala siya sa USANA. Tama? Buti na lang, yung what if ko before, dun ako sa positive na perspective. Tama? And yan siya, bumababa, di ba? May tumataas, depende pa rin sa effort mo yan. And that time, nung na-invite ako, na nag-walk out ako, ito yung mentor, very, very thankful ako sa mentor namin. Si Sir Mark and si Ma'am Sarah, they're OFW, former nurse sila sa London. Alam niyo naman kung magkano kinikita sa London, di ba? 6 digits. Why did they give up their career as nurses in London? Tama? Ano yung nakita nila sa USANA? Tayo, wala kayong i-give, kayo wala kayong i-give up dito sa Philippines. Tinuwating nyo lang sa USANA, sila, yan yung sinakripisyon nila sa London. Pero, ito yung gusto ko makita nyo, from the day na nag-start ako sa USANA, until now, sila yung tumutulong sa akin sa USANA. Very thankful ako sa kanila, and hindi ko sila kilala personally. Tama? And, nung na-presentan nila ako, silver director sila. Yung kinikita ko, na nakita nyo kanina, yun lang din yung kinikita nila that time na napresentan ako. But look at them now. At earnings. Ano po yan ah? Lockdown income po nila. May disclaimer po tayo dyan para alam nyo po. Diba? Yan po. Kaya alam na alam ko
natama yung decision na ginawa ko na pumosisyon ako before. Bakit? Silver sila yung kinikita ko, ngayon yung kinikita nila before na napresentan ako. So I know, pag tinuloy-tuloy ko si USANA, since naka-position na ako, gawin mo siyang part-time, yan din yung income na makukuha ko at yan din ang income na makukuha mo, baka mas maaga mo pa siya makuha. Depende sa sipag mo. Tama? And you're not gonna be alone. The team will definitely back you up. Different professions, hindi po kailangan matalino ka, magaling ka, tama? Hindi kailangan lisensyado ka, kailangan lang po you're willing to start and be coachable because the team will really help you. And hindi po tayo una-unahan. Ito po mga to, mga under po siya ng organization ko and we are earning the same. Pare-pareho po kami ng rank. So, alam na alam nyo po, patas po ang compensation plan ni USANA. Hindi siya una-unahan. And USANA, I want you, gusto ko pong iwanan po sa inyo to. USANA is an income-generating asset. Baka kasi niisip mo masyado siyang malaking gastos. May pagkakagastosan po ako ng 46,000, Miss Lara. Pang-grocery po namin yan. 46,000, gusto ko malaman mo, wala ako niyan nung araw na napresentan ako. Pwede mong isipin yan as gastos or income-generating asset. Pero alam mo sa sarili mo, 46,000, kahit hindi mo ilagay sa USANA yan, wala kang pera ngayon, pero in the future, ipapangutang mo rin yan pag may emergency ka. Tama? Pag pinangutang mo yan, gastos yan. Pambayad mo dyan sa 46,000 na yan, galing sa sweldo mo. Pero ang totoo niyan, mangungutang ka uli para pambayad dyan sa pinangutang mo na yan. Bakit? Kulang nga yung sweldo mo, kaya wala kang 46,000 sa emergency mo, kaya ka nga nangutang eh. And yun yung kinakatakutan ko before. Kaya wala pa akong utang that time. Kinapalang ko yung mukha ko, nang hiram talaga ako kahit galit na galit sa akin ng parents ko. Di ba, hindi raw ako pinag-aral para mangutang para sa usa-usa na daw. Pero I know kung para saan yung 46,000. Bakit? USANA is an income-generating asset. Yung 46,000 na pinangutang ko, yung pambabayad ko dyan, manggagaling din sa USANA. Yung future na emergency na gagastusan ko o yung mga future na gagastusin ko for myself and for my family, sa USANA ko rin siya kukunin. Yun yung naintindihan ko dati. And ito yung heartbreaking. Maraming tao ang nawawala ng trabaho. And that's the reason why we have to start. Wag na po nating hintayin na yung company natin ang maapektuhan in the future ng another pandemic or baka hindi rin kayanin ng employer natin in the next few months na makaahon. And tsaka ka pala mag-i-start sa USANA. Life is a choice or a decision. We really need to make a decision right now. So pag ako po, suggestion ko po sa inyo, kausapin niyo po yung nag-invite sa inyo because that person has the best plans for you. Hindi kanya in-invite dito nang para wala lang. In-invite kanya rito para ibigay niya sa iyo yung plano niya for you na ikaw mismo. Okay. So, alam mo, and I hope may natulong po kami sa inyo. And welcome na po sa team. Alright? And we will help you. Yan po yung sigurado. Alright? So, have a good evening, everyone, and happy weekend po. So, thank you for everyone for attending the webinar, di ba? If you have questions, so, just ask the person who invited you. You know, they have a plan for you, so, just talk to them in a different, Zoom or a Messenger. Okay? Thank you, good night, and keep safe.